Araw-araw, isang grupo ng mga batang Aita ang naglalaro ng football sa kabundukan ng Porac, Pampanga. Walang sapatos, walang kagamitan, hindi man likas sa mga Aita ang larong ito, tuloy sila sa ensayo. Dahil para sa kanila, hindi lang ito simpleng larong bata, kundi isang pangarap. Sila ang women's team ng Porac Football Club, isang grupo na nagsimula sa katuwaan na uwi sa seryosong pakikipaglaban. Parang aksidente sa akin. Okay. I grew up playing basketball and then I was hoping my kids would become basketball players, pero they fell in love with soccer. And so when this field here was open, so they just started playing, and then ang mga kaibigan nila na sumama, and then sumama hanggang marami na. Even dito, para wala siyang idea na mag-shoot. 8 taon nang naninirahan sa komunidad ng mga Aita sa Pampanga si Roger Stone, isang Amerikanong misyonero. Misyon niya, tulungan ng mga Aita sa pagsasali ng Biblia sa kanilang sariling wika. Now si Jasmine ang last man. Aminado si Coach Roger na hindi siya professional football player, pero ito ang nakita niyang paraan para magkaroon ng mga kalaro at tuluyang mapalapit ang kanyang pamilya sa mga batang Aita. Ang nakita ko, they're faster, they're quicker, which gives a, and their foot coordination is really, really natural, already there. They already have foot-eye coordination, which is malaking tulong sa soccer. Ang kulang lang siguro yung coaching nila. ako yun. So I think kung they had better coaching, they could possibly mag-dominate sa yung mga players dito. Sa 14 na miyembro ng football team, siyam ay mga batang Aita. Isa sa kanila, si Bimiana Capuno, ang goalkeeper at pinakamaliit pero pinaka-agresibong miyembro ng Porac Football Club. Siguro dito na po yung sports na bagay sa akin, kasi po siyempre yung ibang sport kailangan po nila ng height para lang po. Like for example, yung volleyball po, minsan gusto po nila matatangkad. Pero yung soccer po, wala po siyang pinipiling height. At wala din po siyang pinipiling skills. Basta passion mo na po yun. Yun na po. Batid ni Bimiana na kung kagamitan at kaalaman lang ang pag-uusapan, dehado silang mga Aita sa larong football. Pero ang kakulangan sa pondo, pinupunoan ng lakas ng loob at determinasyon. Parang nafe-feel na po namin na yun, parang nagiging proud na po yung ibang tao sa amin. Kasi po, hindi namin inisip na Aita po kami. Gusto po namin patunayan na kahit Aita po, kaya po namin sila. Tsaka kaya po namin na ipakita na wala man po kami skills, papakita po namin na lumalaban po kami. Lakas ng loob rin ang baon nila nang sumali sila sa isang football festival kinabukasan. Field number 3, next game. Tarlaqueño FCA versus Porac FC. Bagito man ang grupo, buong tapang nilang kinalaban ng ibang football teams mula sa Maynila at Central Luzon.
Malakas ang kalaban, asintado kung sumipa. Pero bawat bola, pilit na sinalang ni Bimiana, gaano man siya kaliit kumpara sa iba. Isang pagkakamali mo lang po sa pagdadive mo, magkakaroon ka po ng matinding sugat. Pero yung nagkaroon po ako ng madaming sugat, hindi ko po inisip yung magtitigil muna po. Inisip ko po yung para sa team. Kailangan, kung gusto ko po talaga mag-improve, kung gusto ko pong manalo, kung gusto ko pong maging magaling, kailangan sa training, the best na po yung pinapakita. Pagkatapos ng sunod-sunod na laro, bigo ang kalaban na maka-score. Pero bigo ring makapuntos ang Porac Football Club. Kaya sa huli, nauwi sa penalty shootout ang desisyon kung sino ang mag-uwi ng ikatlong tropeyo. Sinong first kicker? Kicker niya? 1, 17, and 40. Pumili ng tatlo sa pinakamagaling na manlalaro ng team. Panalo ang may pinakamaraming puntos pagkatapos ng tatlong sipa. Mag-10 ball. First kicker niya? Unang sumipa ang kalaban. Minalas naman ang unang sipa ng team ni Nabimiana. Sa pangalawang sipa, tagumpay si Bimiana sa pagsalag ng bola. Pero hindi rin nakapuntos ang kanyang mga kakampi. 1-0 na ang score. Huling sipa na ng kalaban, kapag naipasok nila ang bola, sigurado ng talo ang team ng mga Aita. Nakasalalay kay Bimiana ang kapalaran ng grupo. Porac FC. Players proceed to field number 4. Sa huling pagkakataon, muling sisipa ang kalaban. Kapag pumasok ang bola, talo na ang team ng mga Aita. Sa score na 2-0, natalo ang Porac Football Club sa penalty shootout. Muntik na silang manalo ng third place, pero nakalusot kay Bimiana ang sipa ng kalaban. Halos di ito matanggap ng Batang Aita. Masakit po. Kasi yung feeling po na andito ka na po sa parang maipapanalo mo na po, tapos biglang magda-down po. Yung masakit po din yung parang gusto mo na pong sumuko. Kaso di mo kayang sumuko kasi mahal mo po itong sports na to. Natalo man sa laban na natiling matatag ang Porac Football Club. Hindi nagpatalo sa lungkot at kumuha ng lakas sa isa't isa. Kasi si Coach Roger po isang missionary. Nagbigay po siya ng memory verse kaninang umaga. Sabi niya po, be joyful always. Nakasulat daw po sa Bible. So, lagi po namin inisip yun. Kaya kahit noong una masakit po, syempre at least po yung ibang tao, sabi po nila, okay lang yan, may next tournament pa naman. Natalo man sa laro, balik ensayo ang Porac Football Club.
Ganito sila araw-araw na kayapak sa tanghaling tapat. So kung mapapansin nyo, yung mga bata, nagpa-practice sila, nagtitraining sila ng nakayapak. Coach, ganun po ba talaga na talagang barefoot sila? Bakit po? Wala ba silang shoes? Just because that's how we started. I mean, ngayon may mga shoes, but we don't use it because we don't use it all the time because they're mas nasanay to not use shoes. Mm-mm. Also, it seems like parang less injuries if you don't use sapatos all the time. Plus, mm-mm, the shoes will last longer too. So usually once or twice a week. Dahil karamihan sa mga miyembro ng Porac Football Club ay pawang mga aita, wala silang sapat na pondo pambili ng soccer shoes. Kung meron man, dumasyon lang ng mga kaibigan ni Coach Roger. Yung una po talaga ay ako po maging goalkeeper. Mm-mm. Kasi po, nung solid po talaga sa mukha, natamaan po ako. So, nagkaroon po ako ng peklat. Mm-mm. Sa mga legs. Mm-mm. Kasi po yun nga po, dahil wala po kaming kagamitan. Siguro, iba ang tinuro ni Coach Roger. Kaya po, yung mga kaibigan po ni Coach. Mm-mm. Yung mga missionary din po. Nagbigay po sila ng tulong na sapatos. Mm-mm. Kaso nga lang po, ngayon po, nagtitraining po kami na kayapak pa din po. Dahil? Parang po, ayaw po namin, yung mga sapatos po kasi nasisira. Ayaw po namin na masira po yun. Kaya dinireserve po namin yun pagdating ng tournament. Bukod sa lumang sapatos, problema rin nila ang mga lumang bola at kagamitan. Dati, ano ba yung bola ang ginagamit niyo? Isa lang po. Isa lang bola. Oo. Tapos, ano ba ang problema dun sa bolang yun? Yung pong hindi na tumatalbog, nahihirapan na po kami. Di gaya ng ibang football team na kumpleto sa protective gear at equipment, walang sapat na kagamitan ng mga batang aita. Pero sa kabila nito, pursigido ang bawat isa na lumaban at magtagumpay. Nung araw ding iyon, dumayo ng Clark Pampanga ang buong grupo. Lakas loob silang sumali sa Luwentay Football Cup laban sa pinakamagagaling na girls team ng Luzon. Sino pong kalaban nila, Coach? Sampalog. So, yung kalaban ng mga bata ay mga taga Maynila. So, mukhang mas malalaki kaysa sa kanila. Maliksi at bihasa sa bola ang team ng Sampaloc Manila. Pilit na sinalag ni Bimiana ang bawat tira ng kalaban. Pero matapos ang ilang minuto, score yung kalaban. Pinilit ng mga bata na agawin ang bola sa kalaban. Pero sadyang malaki at malakas ang kanilang katunggali, hindi kinaya ng mga manlalarong aita ang mga batang Maynila. Laro kanina. Pressure po. Ano po, yung game. Mas dahil malaki po sila malalaki. Masyadong matatangkad. Matatangkad po sila tapos po maliit po kami. Pag naano po, pag natamaan po yung parte ng karami, masakit na po yung parang ayaw mo na po tumakbo. Nung parang mawawala na po kayo ng ano. Bakit natulak ka ba kanina? Pero ano, may isa pa namang game. Opo, madami pa po. Ah, marami pa. Hindi pa po yung huling. Babawi na lang. Mga taga-Magalang Pampanga naman ang sunod na nakalaban ni Nabimiana. Bago ang laro, nag-usap-usap ang mga bata at nagbago ng strategiya.
Agresibo, hindi lang ang mga player ng kalaban. Hey, man-to-man defense! Hindi sarap sa tao, wag sa bola! Kundi pati ang kanilang coach na babae, seryosong manalo sa labang ito. Habang ang coach ng mga Aita na si Coach Roger, tahimik lang na ginagabayan ang kanyang team mula sa gilid. Well, I try to, my approach is I don't scold players. I try to keep it positive and emphasize the good. And then just try to encourage that next time we can do better. Kumpara sa naunang laro, mas mataas ang tensyon sa labang ito. Parehong agresibo ang dalawang team. At sa gitna ng agawan ng bola, nangyari ang isang aksidente. Kasama sa larong football ang ganitong klaseng aksidente. Kung hindi bola, siko o sipa ang tiyak na tatama sa iyo. Sinalag ni Bimiana ang bawat tira ng kalaban, habang nagpatuloy naman sa pagsipa ang kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang minuto, lalo pang naging tensyonado ang laban. At nang makuha ng isang batang Aita ang bola, nakahanap siya ng tiyempo at... Naipasok ni Casey ang bola. Ito ang unang beses na naka-score ang kanilang koponan. Sabi ko sa isang, baka mag-goal ko na to. Tapos yung kinik ko na po. Tapos hindi po nakuha ng keeper. Masaya po ako. Mm-hmm. Tapos pati po si coach masaya. Hey, pressure! Dahil sa tagumpay ni Casey, lalong lumakas ang loob ng mga batang Aita. Karoon po kami ng communication sa isa't isa. Mm-hmm. Yung parang lahat po ng clear, doon na po namin binuhos lahat. Yung lahat po ng natutunan namin. Nice one! Go, habon! Lalong naging agresibo ang mga bata at maya-maya pa, ang batang si Arnella naman ang nagpakitang gilas. Naisip ko lang po na ito na yung chance, yung pagkakataon na magkaroon ng goal sa team ng mga babae. Kaya, shot na lang. Habang patuloy sa paglaban ng kanyang koponan, tuloy naman sa pagsalag ng bawat bola si Bimiana. Nang matapos ang laro, panalo ang football club ng Pora 2-0. Pero hindi pa man nakakapagpahinga ang grupo, tinawag na agad sila ng referee. May isa pa raw kasi silang kalaban, ang Whaley Football Club ng Olongapo City. Ang Whaley Football Club ng Olongapo ang isa sa pinakamagaling na women's junior football team sa Pilipinas. Ilang beses na silang nanalo sa mga kompetisyon sa loob at labas ng bansa. Ang kanilang star player, ang 16 na taong gulang na si Lindsay Whaley, isa sa pinakabatang miyembro ng Philippine National Women's Football Team. Nung una pong sipa niya, ang sakit po talaga. Sabi ko, ba't kaya sa lahat ng nakalaban namin kanina, nagtataka po ako. Bakit siya lang yung, doon na lang, parang dito ako sa kanya nasaktan, yung sa number 17. Tapos nagtaka po ako, Arnella, ba't di mo makuha yung bola sa kanya?
Tapos nung nagpasab po si Arnella, sabi niya, pumunta ko sa likod. National team yan, Beam National Team. Kaya pala, bawat kontrolado niya po yung pagpasa ng bola sa paan niya. Kaya po doon po kami nahirapan. Sunod-sunod ang ginawang goal ng Koponan mula sa Olongapo. Tinambakan nila ang Porac Football Club. Tambak man sa kalaban, hindi sumuko ang mga batang Aita. Pilit nilang inagaw ang bola at sinalag ang bawat sipa. Hanggang sa mangyari ang di inaasahan. Aray! Aray po! Aray! Sa gitna ng agawan ng bola, aksidenteng nasipa sa mukha si Bimiana. Po corner kick po. Pinas niya po dun sa kay Whaley. Sinat po ni Whaley kaso na over, parang na overshot po. Ginawa po ng pinakamatangkad sa kanila. Inabot niya po yung paa niya. Yung paa po niya talagang, buti po nakapikit po ako. Kasi tumama po sa mata ko yung cleats, yung mga... Spike. Opo. So, nung time na yun, anong inisip mo nung time na yun? Ano po, para po sa Porac FC, para sa Porac FC. Pero yung totoo po na nagbe-blurred na po yung nakikita ko. Ang problema, walang ibang kapalit na goalkeeper ang kanilang team. Kaya kahit masakit, nagpatuloy sa laban si Bimiana. Sobrang sakit po sa mata. Gusto kong umiyak kasi pinipi ko po. Pero anumang pagpupursigi ng bata, sa huli, nanaig pa rin ang kakayahan at karanasan ng tanyag ng Whaley Football Team. Yes! Umuwi mang taluna ng team ni Napimiana, hindi ito naging dahilan para panghinaan sila ng loob. Dehado man sila sa karanasan at kakayahan, nag-uumapaw naman ang kanilang determinasyon at tapang. At hindi kayo natatakot masugatan, masaktan? Hindi po. Tapos hindi po kami yung pag na-block po namin na sobrang sakit kahit sa amparte, hindi po kami talagang sisigaw na iiyak po. Talagang kahit po masakit, okay lang po. Parang ganun po. Mahal po namin yung sport. Kailangan. Continue lang po. Kasi po, baka ito pong dahil po sa sport na to. Ito po yung magiging dahilan para sabihin po nila na yung mga Aita, hindi na pala sila ngayon sa bundok, kundi yung parang meron na pa silang magpagmamalaki. Batid nilang mahaba pa ang kanilang lalakbayin para marating ang pangarap na tagumpay. Pero hanggat may apoy ng pangarap sa kanilang mga puso, patutunayan nilang may panalo sa gitna ng pagkatalo. Kahit na kami ay nasasaktan, kami pa rin ay lumalaban. Soccer is life, soccer is fun, dito kami lumiligaya. Soccer is life, soccer is fun, sana hindi na matapos ang araw na tayo'y magkakasama. Sana hindi na matapos ang oras na tayo'y magkakasama. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Soccer is life, soccer is fun, dito kami lumiligaya. Soccer is life, soccer is fun,
Sana hindi na matapos ang araw na tayo'y magkakasama. Kanta rin kayo. Gesen. Ang waringan. Sucker is life, sucker is fun. Sana hindi na matapos ang oras na tayo'y magkakasama.